Ayun, no? Good morning, guys. This is Lucking Davao. And once again, welcome back to my channel. Ayan. Hello, hello, guys, no? Magandang umaga sa atin lahat dyan. Kamusta naman po tayo? Sana ay nasa mabuti tayo, mga kalagayan, guys, ha? Ayan. Guys, nandito tayo sa downtown Davao. Ayan. So, particularly, dito mismo sa City Hall of Davao. Ayan. So, ano ba ang ginagawa ko dito? Ayan. So, guys, ngayon, ang gagawin natin, since it is a vacation, no? It's Holy Week, no? So, inaano ko yung pagkakataon na medyo hindi busy, no? Ito yung pagkakataon na inaantay ko sana talaga para makapag-update dito tungkol sa underground cabling system ng Davao City. Ayan, no? Ngayon kasi maganda kumuha sa downtown. Hindi siya too crowded. Hindi mag-o-overlap yung mga noise, no? Ayan. So, and yan, no? Much clearer yung mga paligid. Ayan, no? So, guys, ayan. Nakikita nyo, guys, ha? Walang mga cable wires, no? Na nakalambitin. Maliban doon na area, no? Kasi hindi pa tapos. Ayan. So, alam nyo ba, guys? This underground cabling system ng project ng LGU Davao has 6 phases, no? Actually. But, first of all, ang pinakauna niyan is, syempre, yung first phase na nangyari dito mismo. Kaya dito tayo nag-umpisa eh. Kasi dito nag-umpisa lahat yung bakit na nangyari itong underground cabling system project ng Davao City. Ayan. So, dito tayo banda sa may gilid. Ayan, guys, no? Ayan. Nakikita nyo yan, yung mga may mga nakaparadang mga government vehicles dyan, no? The buses, the everything, no? Ayan. Guys, dyan ginagawa yung, alam nyo, pag may event dito sa Davao City, like the Araw ng Davao, no? Kadayawan sa Davao, yan ba, yung mga event. Dyan ho ginagawa yung mga, yung pagsasayaw, no? Yung, kasi, on the other side, no, nakikita nyo yung parang eagle na facade na ano na roof, no, or yung eagle type na roof diyan. Diyan ho, diyan yung para diyan ho nakaupo ang mga ating mga LGU and their visitors, no, para manood ng mga ginagawang indak-indak sa Davao, no, or like mga kahit ano, no, kahit anong mga performance na ginagawa, no, even the parade, ayan, no, yung pag-parade, yung mga float parade naman, no, yung katulad ng mga ginagawang float yung sa mga yung mga sasakyan, no, yung binibihisan, nilalagyan ng mga palamuti, no, ayan. So yun, guys, dito ginagawa. Before, ang daming nakalambitin dito ng mga wire, no? Ang dami. Eh, di maiwasan, no? Paminsan, alam nyo ba, guys, na merong mga performance na yung parang, alam nyo, yung parang mga hinahagis, no? O kaya yung marabang tutung-tung-tung-tung sila, napakataas. Sometimes, no, parang malapit na sila na nila maabot yung mga wires, no. And of course, sometimes then also yung mga float, no, yung mga truck, no, yung mga iba, mga oversize ang nagagawa. Nagkakaroon sila ng problem doon sa mga overhead wires, no, sa mga dinadaanan nila. Ayan. So, siguro, no, ayan, no, our LGU see, no, or saw the that matter, no, na parang na aware sila or parang baka nangamba sila, no, na baka may madiskrasya diyan sa mga ganyan. So siguro napag-usapan nila through council together with our very own Davao Light Power and Company dito
na maybe they could put the dewars below ground. Ayan, no? So, siguro yun ang nangyari, no? So, that's why underground cabling system of Davao City started here, no? The phase 1, no? So, ang phase 1 ho niyan is here, ito. Actually, yung buong palibot nitong city hall. Ayan, ayan. No, dito sa gilid, ayan, dito sa side, doon sa likod, no, sa may Magallanes Park. Ayan, paikot doon, no, until reaches doon sa may, doon kasi yung ating sangguniam panglungsod, no. Ayan, no, ayan, paikot ho yan dito. Yan ho ang nangyari, no, the phase 1 of the underground cabling system ng Davao City. Ayan, no. And then it was finished on sometime in 2016, no. Siguro nakita nila yung beauty and yung linis, no. And of course, the people of Davao, no, and the Davaoenos loud na parang sana gawain sa buong Davao, no, or sa even sa downtown ganyan para maaliwalas tignan. Ayan. Of course, as always, Davao City LGU always listen to their constituents, no? So, siguro, ayan, the council has nag-gumawa sila ng resolution to make an ordinance dito sa Davao City na para ilagay ang mga overhead wirings into underground, no? Na agad-agad na hindi naman nagdalawang isip itong pirmahan ng dati nating mabutihing mayor, no, na si Inday Sara Zimmerman Duterte Carpio, no, na ngayon ay vice president na, no. Ayan. Yun. So pinirmahan, no, yan at naging city ordinance dito sa Davao City noong taong 2017. And then, the underground cabling system of Davao City continues. Ayan, no? Nagkaroon siya ng phase by phase. Like phase 2, ano ba yung phase 2? So yung phase 2 is ito, kinontinue nila yung San Pedro until reaches doon sa may Quirino Avenue, no? Yung corner Quirino Avenue, Quirino San Pedro. And then the phase 3, which is the whole stretch of CM Recto until reach Acacia naman, no. And then the phase 4 na ngayon na ginagawa na, no, under construction is yung sa Ramon Magsaysay naman, no, stretch, no, hanggang umabot yan doon sa may Quezon Boulevard naman, no. And then the phase 5 it will be somewhere dito sa ating itong ginagawang itong Ponciano, no, I forgot the street name, no, pero mas kilala siya sa Ponciano. Ayan, the whole stretch of Ponciano and then followed by the whole Quirino Avenue. Ayan, no? Yan yung magiging underground phase 5, no? Phase 5 na, which will start anytime sooner next year, no? And then, the last phase, the phase 6, will be the whole boulevard area, no? The Quezon Boulevard area. Until maabot yan dito sa may, until siguro dyan sa may Bolton Bridge, no? Ayan. So, yun, no? Guys, no? So, ngayon, punta tayo doon. Silipin muna natin tong phase 2 na hanggang doon, no? Sa may, until we reach doon sa may corner ng Quirino Avenue. Ayan. Let's go, guys. Ayan siya, guys, ha? Ito yung San Pedro Street, no? Which is the phase 2 of the underground cabling. Hanggang doon yan, guys, no? Sa may corner ng Quirino Avenue. Ayan, no? So, ayan, guys, ha? Kikita nyo, walang nakalambitin na mga wire. So, ayan. Ang ganda tignan. And
just to inform you guys, this is not a private. This is the central business district of Davao City. No, hindi to siya private area or what, no. Ayan. So, doon tayo, sisilip tayo doon, tapos after that, we'll go naman sa may phase 3 na ginawa naman sa may CM Recto. Ayan. Ayan siya guys, ha. Ayan. Di ba? Ayan na yung mga wire, eh, no? Ayan na yung mga ano, para mag-connect sa mga establishment, no. Nakaput yan siya underground. Meron kasi yan sila in underground dito sa may gilid, and meron din yan sila dito sa ilalim mismo nitong daan nito. Ayan, no. Hanggang doon yan guys, no, sa may dulo, no. Quirino Avenue na. Ayan. So ngayon guys, ang punta naman natin is the phase 3, no. Yung nangyari phase 3 project dito sa underground cabling, no. Sa may ano naman tayo, sa may CM Recto Street, no, or much known dito sa mga Davaoenyo na Claveria. Ayan. So doon naman tayo guys punta. So ito guys, itong nakikita nyo guys, no, ito yung sa kaparte ng phase 1. Ayan. Ito kasi yung City Hall guys, oh. Ito yung sa likod nya. Ito yung phase 1 kasi paikot yan, eh. Paikot yung sa buong itong government area ng Davao City, no. Itong City Hall at saka yung Sanggunian. Ito ho, no. Makikita nyo ho dito na parte, wala ho siyang overhead wires, no. Pero kung dito ka titingnan, Magallanes po to kasi, eh, no. Magallanes na street. Pero banda dito na sa likod ay meron ka ho makikita na mga wires na. Ayan. So ganyan ho dati, no. Ganyan, no. Kung kita nyo yung gulo na yan, ganyan ho dati dito. Ngayon, naging ganito na. Ayan. So we are going to CM Recto na, no. Ayan. Ayan guys, no. So nandito na tayo, no, sa CM Recto Street, no, or much known as the Claveria. Ayan. So ito po yung nangyaring phase 3 sa underground cabling nila. Ayan, no. So kung makikita nyo ho talaga guys, napakalinis niya, no, napakaliwalas niya tignan, no. To be in fact guys, ha. Ayan, ha. Ayan. To be in fact guys, this is not, again, I will mention it again, hindi ho to private in entity or ano, no. Hindi ho to tulad ng mga townships or what, no. Tulad ng isa. Kasi bakit ko kasi nasasabi yan guys? Alam nyo, marami kasi nagsasabi na keso daw matagal na yan ginawa sa ano dito na lugar, ganyan. Yes, no. Hindi naman namin inaano 'yon. Kaya lang kasi those are ano naman kasi private entities, no. Like mga owned by Mega World, no. Owned by ang nag ganoon naman din dito, eh, no. Like BGC, no. Ganoon naman din dito, eh, no. Kahit saan kang lugar, basta mga private nilalagay nila underground talaga, no. Nasa sa kanila naman yan, eh. Hindi naman yan sila minanduhan ng government na kailangan na magtayo kayo ng township dyan tapos ilagay nyo dapat ano, ha, ganon. Wala naman hong ganyan nangyari, eh, no. It's up to them, no. Yun yung gusto talaga ng mga ano, eh, ng mga developer na so neat and clean, no. Ito kasi ang nangyari sa Davao City guys, it is an initiative through LGU. Ayan, no. At ginawa nila sa hindi private ano, no. Kasi usually, yeah, marami ka naman nakikita, no, sa parte ng Pilipinas na naka-underground. Kaya nga lang hindi siya private. Private ano siya na entity. Ayan. Unlike kasi dito sa Davao City, nakikita mo rin siya in public, no. Especially here in downtown area, no. Which will be in the years coming, it will be wireless free, no. Ayan. So yan, ha. Doon naman tayo na area banda, no.
Ayan guys, ha. Ayan. Nasa CM Recto Street pa rin tayo, no, or Claveria. Ayan, no. So wala talaga guys, no. Ayan. Ayan. Yan ho, no. So ngayon po, hanggang doon po 'yan sa may dulo na, which is ngayon na under construction na rin, na yung ginagawang phase 4, no, which is the magsaysay street, no. Ito kasi yung phase 2, yung phase 3 is the CM Recto until reaches corner magsaysay street, no. Tapos yung phase 4 naman is magiging yung whole stretch of magsaysay street, no, until yung doon sa may corner ng Ponciano. Ayan. So doon tayo pupunta ngayon guys, ha. Titignan natin yung under construction. So yung phase 1, phase 2 and phase 3 tapos na po, no. So ngayon ang under construction ngayon is yung ginagawa na yung ongoing ngayon na underground cabling is yung phase 4, no, yung San Ramon magsaysay. Ayan, yun yung pupunta natin ngayon next. Okay guys, let's go, punta tayo doon. Ayan guys, no. So nandito na tayo sa may corner CM Recto Street. Ayan, doon tayo galing kanina. Ayan. So napakaaliwalas guys, no. Ayan. Ayan. So ngayon, the phase 4 project is here, no. Ito naman yung kalye na ito na pag-going doon, no. Yan naman ngayon ang ginagawa, which is under construction pa, no. So yan ang ating sisilipin ko, at ititingnan yung mga progress na ginagawa nila, no. Medyo mahaba-haba yan guys, ha, kasi from here parang dinivide yan nila na into two, eh, no. From here hanggang doon sa may corner ng tawag nito, yung maraming leksyonan dyan, nakalimutan ko yung kalye na yan, Sales ba yan or yan, parang ano yan, no. And then from there naman up to reach, until they reach the magsaysay part, no, or yung sa may Quezon Boulevard na corner course, Quezon Boulevard. Ayun. So punta tayo dyan guys. Ayan, ayan guys, no. Nandito tayo, no, sa may Suaso. Suaso pala, no, hanggang from yung unang division na ginawa nila is coming from Sibanggoy Street pala, naalala ko na, no. Hindi yung mas known siya sa Ponciano, no. From Sibanggoy hanggang dito sa may Damaso Suaso Street, no. And then ang next nito, it will be followed na from here until reach na doon, papunta na doon sa may Magsaysay Park or sa Quezon Boulevard, no. Ayan. Yeah, ganun kahaba doon pa, layo pa, no. So that this whole stretch of the okay, Magsaysay Avenue sooner will be wireless free. Yung doon naman nakita ko, tapos na sila guys, no, nakapag-ano na sila. Ito katulad nito, no, na ano na nila, no. Siguro ano na lang yan guys, they will be, hindi naman yan ita-transfer, eh, no. Meron yan sila nilagay syempre na bago, no. Ayan, bago, no. Siguro yung mga connections na lang yan, mga somewhere, kasi naka-prepare na yung mga ano. Actually may nakita na nga ako ng ano, eh, yung mga lalagyan ng mga poste, no, yung mga bagong yung lampshade, yung ano, yung lamp post, no. Yun. Tsaka yung mga yung dadaanan ng mga wires na para ma-connect sa mga establishment, no. Yun. So tayo ngayon, pag ganun tayo, pabalik tayo doon papunta sa may Ponciano, no, which is sisilipin natin yung phase 5 at yung coming na phase 5 na yung along Ponciano at yung Quirino Avenue. And then we will end up in the boulevard area, which is the last phase of the underground cabling system. Ayan. No, so silipin lang natin yon, at titignan lang natin ulit yung mga ibang ipapakita ko sa inyo yung mga tatapos na, no, dito banda na area. Ayan guys, oh, ayan, oh, ayan yung sinasabi ko, makikita niya yan. Ayan, naka ano na, eh, naka connecta na yan sa baba, no. So siguro yung mga connections na lang
para sa mga ano, sa mga establishment, no, ganyan, sa lahat. Pagka na-connect na yan lahat, that's the time na pwede na nilang i-shutdown yung ang nasa taas at para ma-remove na nila, no, matanggal na nila. Ayan. Ayan, ganyan lang ho yan, no, ang gagawin nila. Hanggang doon po yan, no. So lipat tayo doon, banda. Ayan guys, oh. Ayan, katulad nito, naka-prepare na guys eh. Ayan, oh. Iko-connecta, magko-connecta na lang dyan eh. Magko-connecta na lang dyan. So yan, no. Left and right na ho yan, no. Ayan. Meron kasi yan sila ginawa na dito, no. Na, dati naman may mga kasamahan tayo na nag-update na dito, no. Lalo-lalo na si Lakbay Pangarap. Ayan, no? Sila RPV. Ayan. So yan na lang siguro inaantay dito, guys, no. Makonekta yan, no, ang mga establishment to dito sa bagong cabled wires na nasa underground. And then after nyan, it's the time to remove this overhead wirings and itong mga poste na ito. Ayan. So punta na tayo ng ano, guys, ha, Ponciano. Ayan. Silipin natin yung possible na tatanggal din ng wire. Ayan. Ayan guys, no. So nandito tayo ngayon, no, sa Ponciano Street. Ayan, no. Makikita nyo, ayan, sooner itong mga wire na to ay malilipat na rin sa ground, sa underground, no. Ayan, sa ilalim. Ayan. Kasi ito, if you straight ahead nyo to, ang labas nyo nito doon na sa City Hall. Ayan. So this will be the next phase, no, yung phase 5, no. And then it will be followed by project doon naman sa Quirino, which is yung pupunta natin ngayon, ha. So ito na yung ano, kasi guys, yung Magsaysay Avenue, yung sa phase 4, no. So ito yung phase 5, yung kahabaan nito, no. And then followed by the Quirino Avenue. So punta tayo doon sa Quirino Avenue. Silipin natin yan. Ayan guys, ha. Andito na tayo ngayon sa Quirino Avenue, no. Which is also a part sa phase 5 na underground cabling. Ayan. Kikita nyo yung mga wires na yan, guys. Ayan. Yan, yan, no, nasa gitna niya. That is the central bank already, no, diyan. Yan. So ito ho, no, kasali to. Ito yung next phase na, kasi ngayon ang going ngayon is yung phase 4, and then phase 5 will be anytime, ano, no, this year will start, and or as early as next year, no, ganun. Kasi ang target nila nito, guys, yata the whole project of the Davao City underground cable project, hanggang 20 kailangan nila, ano eh, no, baka kung kaya nilang tapusin by 2028, no, ganoon, no, or ano, ayan, no? So parang diyan eh, no, 2027 or 2028, sana, no, matapos kaagad yan. At para mapag-usapan na nila, no, kung ano na ang isunod, no. So parang usap-usapan diyan is maybe yung mga pangunahing streets na or mga kalye na ng Davao City, like the JP Laurel Avenue, ayan, no. Yung ating itong MacArthur Highway, ayan, ayan. Yung yan yung mga pangunahin, ano, no, na ma-put to underground, no. Ito ho, yung itong ginagawa ho ngayon na project is around downtown city lang to. Yung sa downtown, no, city's downtown area lang, no. Yun kasi importante, guys, eh, kasi ang kung napapansin niyo yung mga inuna nila kung saan dumadaan yung mga parada, eh. Ayan. Pero don't worry, guys, ha, lahat yan ma-underground, pati yung mga kalye na mga maliliit, masasali na yan sila, no. Kasi connect na lang naman yan, eh. Ayan. So yun, guys, ha. Last stop na natin is ang boulevard na, no. And then okay, let's go, guys. Ayun, guys, no. So we are here sa may Quezon Boulevard, no. Ayan.
ito na ho yung boulevard, no? Yung vehicles that is heading on us, they are going towards to Agdao. Ayan, no? Or yung papuntang magsaysay na, no? Sa kabilang side naman is yung going to SM Lana or Ecoland, ayan, no? Or Bolton. Ayan, no? So yan, ah, nakikita nyo yung mga overhead wires na yan. Ayan, guys. Halos parehas na ng doon sa may Quirino Avenue, no? Na nasa gitna mismo ng nakalagay yung mga poste sa may Center Island, no? So that's yan, guys, na. Yan ang this will be the last phase of the underground cabling system itong sa may boulevard area, no? No? So yun, guys, ah. So that is our update about the underground cabling system in Davao, guys, ah. Okay? So again, no, a little bit of preview ulit. Ang phase 1 ay nangyari sa around Davao City Hall, no, and the Sangguniang Panglungsod ng Davao. And then by 2017 naging city ordinance na siya. And then nagkaroon ng mga ilang and it was divided into several phases, no? Like yung phase 2 is yung whole stretch ng San Pedro Street until reaches the corner of corner San Pedro Street and Quirino Avenue, no? And then the phase 3 is the CM Recto Street, no? Yung whole CM Recto Street or much known as the Claveria, ayan, no, until reaches Acacia, no, or yung doon sa may Magsaysay Avenue. Ayan. And then the phase 4 is the Magsaysay, yung buong Magsaysay Avenue, no. And it was divided into two. Ayan, no. So yung first yung unang ginawa nila is yung sa may from Sibangoy Street or yung Ponciano hanggang doon sa may Suaso, no. And then from Suaso, ayan, anytime sooner din, umpisahan na rin until they will reach here sa may boulevard, no, sa may Magsaysay Park banda. And then yung phase 5 naman ay yung buong Sibangoy or mas kilalang Ponciano Street, and then and to be followed by the whole Quirino Avenue, no. Feeling ko yung sa Quirino Avenue galing yan dyan sa may parang corner ng Santa Ana, yung sa may Gaysano Mall, hanggang doon sa may Bangkeruhan. Ayan, no? Yung time niya, yung linya na yan, yung buong, ano, that is the Quirino Avenue, eh, no? Kasi after the bridge, that will be MacArthur Highway na. Ayan. So, yun, guys, ha? So, maraming salamat, guys, no? For tuning in my channel. Please do so, like and share the video. And if you are ano, kung hindi ka pa rin na subscribe, no, yung sa mga baguhan at nanonood diyan, please subscribe to my channel, no. And hit niyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo each time I will upload a video tungkol sa mga developments around Metro Davao. Ayan. So guys, it's Holy Week, no. Ingat-ingat ho tayo, guys, ha, sa mga pagmamaneho kasi masyadong maluag ang kalsada. Baka yung iba diyan anuhin ang pagkakataon na ganito kaluag ang kalsada, no? So hinay-hinay lang, no? Ayan, relax lang, no? Ingat tayo, tandaan nyo may nag-aantay sa atin makauwi tayo, no? O kaya baka ngayon mas lalong mag-ingat kayo dahil kasama nyo ang mga mahal nyo sa buhay sa mga biyahe nyo. Ayan, okay? So take care and God bless to you all, guys, no? Enjoy your week, Holy Week. And God bless you all, no? Okay? O adios.